Ako talaga yung nakikipag-usap sa tatay ni Tyronia na si Tatay Elon. Ilang linggo na sila nangungulit na uuwi nga raw si Mama Reggie, yung nanay ni Aaron, at gusto nilang makita at makasama si Tyronia. Siyempre, bilang lola, namimiss niya yung apo niya. Ako naman, tatanggap lang ako. Kilala niyo naman ako eh. Kasi sino ba naman ako para magmataas? Lalo na kung napapakumbaba naman yung tao sa harap mo. Kaya tanggap lang. Maganda rin na makilala ng lola ni Tyronia kung papano ba si Tyronia kasi malaki na siya. Ako mababa ang luha ko, pero sa paniniwala ko, ang pagmamahal nasa puso, nasa isip ako yon. Nakikita man kita, hindi ako updated. Nakikita ako lumalaki, maganda ka, maayos ka. Alam mo, banda ako sa'yo. Ang pinakamasakit lang sa akin, hindi tayo ayos ni tatay mo. Kami, ni tatay mo, hindi rin kami always nag-uusap. Busy siya, busy din ako. Pero lagi ko na lang sinasama sa kwela. Huwag mong iisipin na hindi kita love, hindi kita namimiss. Alam mo ba gano'n ko kaya ako kung sinasabi nila, ako mo pala si Tyronia. Hindi ko masabi agad na, ay, ako yun kasi ayaw mo, alam mo nga, ayaw mo may sasabi ng tao na, ay, ako lang, hindi naman nakikita lagi, hindi naman nakakausap. Nasa puso ko na lang, yun ang masaya ako nakikita. Kasi siya, lumalaki siya. Nasasaktan ako yung hindi kayo okay ng tatay mo. Mahal ka ng tatay mo, alam ko yan. Kaya lang siguro misunderstanding sa oras, pwede ka mapag-usapan ako sa iyo. Mama Reggie, totoo po ba yung mahal? Kung sinasabi ay kontento, masaya lang. Palagi na sinasabi ko na Regina, palagi siya nagpaparinig. Mahal mo po ba yun? Kasi hindi ako nalalo na mahal mo. Ilang beses ako nakit ang usap sa kanya. Tapos niya sasabihin na kontento, ganyan, magbibig niya silang happy family. Dahil bata pa po ako, ngayon lang po ako mabibigyan ng chance na sabihin yung totoong nararamdaman ko po. At dahil nadala po ako ng emosyon ko, nagtutulog na po akong bastos na bata. Hindi natin pwedeng isang klase lang ang love. Ngayon, may tampo ko sa tatay mo, dapat ayusin na lang. Ano ang dapat? Ikaw po at ikaw, buhay ang tatay mo, nandiyan ang tatay mo, dapat nag-iisap kayo. Pero hindi pa ako pwede, pwede ko palagi niya ako sinasaktan. Pwede ko ba? Ako, tampo lang yan. Pwede niyo ayusin, jawa ng mga kapatid mo. Ganun pa po, kasadya. Ayoko na kapunta ng niya. Yan actually, Mama Reggie, ang problema ko kay Tyronia. Napano ko yan? Pinano ko yan, nakaway kami ni Tony. Pinangyan ko yan kasi ganyan siya magsakit. Bigyan mo ng ano, chance si tatay mo. Mama Reggie, hindi ako nakapuhin. Ano pinagawa? Naglolo ko sa labas, nag-iiram. Nagpapa ko, binubog ko si Bino. Tama babae. Tama po ba yun? Tama ba yun? Yung sa word na ako mabay, gato kasi ang dumating sa ating gan. Ito ha, para lang alam mo. Ina-explain ni Mami yung side ko po. Pinapamubugbogin mo, sinabi mo sa amin yan, alam din ni Tyronia yan. At kaya talaga, nang halos magtama si Im at si Odi, dahil binagano ka, nahuli yun ni Dudy Odi dati sa bahay nila ati mo. Yung maoy, ilang beses na yung nakilusap sa Tyronia, huwag siyang ganon, pero sabi ko ba talaga sa ati mo. At hindi ko naman natumati sa buhay, talaga tumawag na sa amin si Bino, para lang matumawag kami ng polis kasi grabe na si Im. Panaginom, but sininto ni Aaron yun, bawal na mag-inom. Ang nangyari sa amin, ang sinasabi na kasi sa mga babae, ito kasi umabot sa amin. Si Aaron daw, nagpunta sa bar. Sabi ko, ah, alam ko yan. Andun kasi kami sa event na yon. At si Aaron dito, eh, umiyak na sa akin yan. Shimos niya at pinapatos na yung mga event na sobrang baba na lang kasi parang kumakil. Naiyak na kasi ako, kawawa naman na walang panang good. Ha? Hindi namin sininvite dito para mag-event. Hindi namin ininvite yung labo. Buta lang siya dito, nagpakitan lang siya dito. Then, sabi ko baka friendly, si Aaron kasi touch. Pero sa akin, kahit na, yung babae kasi nagre-reklamo, gusto daw siya idalit sa resort kasi birthday niya, etc. Ganyan. Sabi ko, tayo na, pangit yung ganito, pangit yung ganyan. Hindi okay sa akin yan. Sabi ko sa agad ko sa kanya, ano man ang mangyari, out ka ba dyan? Sabi ko, hindi na sa Toro family, hindi sa touch na Tyrone. Kumakalap dito yung mga babae na gusto nang iuwi sa resort. Sabi, wala kami doon. Basta may nawala daw, may nawala. Sabi ko lang, alam ko dyan, nag-event sa Aaron invert niya. Hindi ba nila yung bag? Kapag work matin sa Aaron, tapos, bigay yung babae daw, parang gusto na yun Aaron. Nailalabas ko na din yung side ko. Kasi ako yung tipo ng taong alam ko sa sarili kong hindi ako galit sa'yo. Pero basta sabihin ko pa rin na parang galit ako para ma-relieve ko kung ano yung naramdaman ko that time. Ma-explain ko sa'yo, ma-express ko. Kasi ayoko yung
ng hilo. Alam mo yung ganong taong nakaharap sa'yo ng ganon, pero ang daming sasabihin sa'yo pag nakatalikod. Hindi kasi ako ganon, puputak na ako ngayon sa harap mo para alam mo. Then, yun lang, sinasabi ko lang para malabas ko yung sama ng loob ko. So, ano, may masasabi ka ba? Ano bang na-feel nyo? Ito kasi na-feel ko. Mas gusto ko maging totoo. Ako nandito, kahit ano marinig ko at sinasabihin mo sa'yo. It's okay, anak. Makita ng buong tao. Okay lang yun, anak. Tatanggapin ko yun. Pero sobrang sakit noon, anak. Anak kita. Kahit anong gawin mo, anak kita, anak. Marami akong pagkakamali sa'yo, anak. Alam mo yan. Pero bigyan mo ako lang. Step by step talaga maayos na. Kasi hindi naman dapat nalapat yung buhay namin eh. Sabi ko nga sa'yo, di ba anak, pag nakapaglabas na tayo ng sama ng loob, saan hanggang saan ka ba dadalhin ng galit mo na yan? Pag ba namatay na yung tatay mo, masaya. Hindi man lang nakasama o ano. Yung pinapoint niya kasi, enjoy. Mami kasi pag nagpatawad ako, asa pa ako. Hindi, wag kang umasa. Enjoy, enjoy na lang. Alam mo, sa lang ang buhay, kailangan maging masaya na lang. Siyempre, masarap mabuhay kahit punong-puno ng pakikipagsapalaran sa buhay, di ba? Ang sarap. Para sa akin, mas masarap yung mag-umpisa tayo. Alisin na yung mga yan na parang galit, suklam o sumbatan. Mas masarap ang pakiramdam ako. Ako kulang ng time sa kanya, kulang ako. Pero kahit pa paano... Kasi kasi tinatawagan mo siya, kinakamusta mo. Alam mo, minsan kasi sa totoo lang, ako pa nahihiya. Kasi sabi ko, ay sikat na ako, paano ko yan? Tatawagan ko, baka mamaya hindi ako mapansin. Alam mo, pakiramdam gusto ko isigaw lahat sa mga amiga ko na, ay, apo ko, ganyan, ganyan. Alam mo sila pa nagtatanong, gee, apo mo pala si Tyronia? Alam mo ba, saya-saya ko. Kasi sila yung magtatanong sa akin. Kasi hindi, parang nahiya ako, ipagmalaki baka akala eh. Alam mo, ipakiramdam na nakikisakay. Masaya na ako, nakikita kita, sa totoo lang. Ewan kaya pagka sinasabi nila na, apo mo pala si Tyronia? Ang gandang bata, ganyan, ganyan. Tapos sasaya ako pag sinasabi lang kamukha kita. Hindi na ako maganda, mas maganda yun, ganyan pa. Pinapaliwanag ko sa kanya kung paano yung puso mo. Sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, anak, imposibleng hindi ka mahal ng lola mo. Imposibleng si Ina lang at saka si Angie ang mahal. Imposible. Mahal ka ng lola mo. It's just that nahihiya ang lola mo. Hinahayaan niya kung paano siya. Kasi sabi ko nga, diba, alam mo naman si Mama Reggie, walang masamang tinapay dun eh. Hanggat maaari, hindi siya mag-aabsorb ng, sige, papakinggan niya yung negative, pero gusto niya papaayos. Ano lang marinig ko, sa akin lang yun. Pag alam ko mga kasama sa iba, sa kapwa, sa akin na lang. Ganun ako, apo. Si tatay mo sa pagbabakasyon ko, siguro minsan, sa edad din, bata pa, pero sa ngayon, sa observa ko naman, ngayon na nandito ako, wala naman ako makita ang problem sa kanila. Tapos si Ina naman, kung salbahe na... Minsan na ano kung sabahin tatay ito, ba't tumakatatay? Mas pinipili ang tatay kesa kay Venus, di ba? Kasi sabi ko, siguro misunderstanding o may pangyayaring ganun. Sabi nga, wala namang perfecto. Pero ako sana, para sa akin. Mga inaano niya kasi... Naintindihan na nga na si Ina yung ganyan, si Ina yung talagang yung mature na yung isa. Oo. Ayaw niya maramdaman na yung paborito tong isa. Kasi laging sinasabi, hindi, favorite niya si Ani. Hindi, walang paborito si tatay mo. Siguro nagkataon lang kasama niya mula maliit. Hindi, sinasabi niya. Hanggang ipanganak. Sinasabi pero, na mismo na iron sa mukha niya kasi. Favorite ko si Ina. Pero, tangina ka rin yan. Oo, tanga yan eh. Sinasabi, kumbaga nanay. Sa balaso, kaya yan yung mga tumatatak sa kanya. Kung alam niyo na nakakasakit kay Tyronia na kami buo kami pamilya ganito ganyan, I hope maging sensitive na kayo this time kasi nung nakaraang nasabihan kayo about that, wala lang eh. Tuloy-tuloy sa post. Eh eto, kahit naman ano sabihin namin dito, ini-stop pa din kayo. Oo, pinapablock ko na nga eh. Hindi, as mami. Gusto ko siya i-post. Hindi, gets namin. Oo, alam kasi ni Aaron tsaka ni Venus ako eh. Ang inaano ko kasi, number one, bago mo simulan sa post, lagyan mo na ng gawa. Bigyan mo ng time. Time kasi, time lang naman talaga kasi ang inihiling ni Tyronia sa'yo. Actually, hindi pa nga sa'yo eh. Sa kapatid na muna. Oo, iwanan mo. Huwag mo sabihin. Hindi kasi ako makatulog na ganito ganyan. Yan, isakripisyo. Sige, papakita mo sa kanya. Magbibidyo pa kayo. Mapapanood niya. Pag si Ina, kaya mong, hindi mo kaya makatulog, umiiyak ka. Samantalang ikaw masaya, kaya mong hindi siya katabi. Siyempre, iiyak tong isa. Pero, tiga mo, mami. Nung baby ba ako, umiiyak si tatay. Na, sorry, anak, hindi. Sa gate, naghihintay siya sa tatay niya. Oh. Mga alam ko yun, yung mga ganun. Oh. Naghanap pa ako ng video ninyo para ipakita sa kanya. But, ano? Ganito kayo. Pinapanood na. Iyak na, iyak din tong isa. Sabi ko, ganito kakamahal ni tatay. Bakit ngayon hindi na? Bakit ngayon? Sasabihin niya, si Ina lang yun. Iyak. Pwede mo saglit. Si Milian siguro gusto niya may kalaro. Si Aji? Si Aji ba yun? Tignan mo nga. Si Milina sa labas. Si Milina.
Magulo kasi noon, medyo maputol-putol kasi makukulit yung mga bata sa paligid. Naglalaro. Pero ang maganda, ang naging ending ay naging okay din naman silang maglola. O si Mama Reggie, okay na kayo. Okay sa kanila. Hindi, kumbaga o paano yung ano. Si Ina. Oh, yun ba din yung request? O gusto mo, kung wag si Ina, si Tatay Elon. Pwede naman. Ganito. Ako kasi yung tipo ng tao na ayokong nagpapanggap. Ayoko yan. At ayoko sa lahat yung nagtatago. Ito yung hugot ni Tyronia. At meron akong resibo. Nandun ako noon. Natatandaan ko pa yung mga nangyari. May nakita kasi siyang social media artist noon. Tapos nagpa-picture sa amin. At ang matindi doon, siya pa mismo ang naglagay nung kamay nung social media artist na yon sa amin ni Venus. Na alam naman niya na isa sa pinakamabigat na rule sa amin yun sa Toro family na huwag hahayaan na maakbayan ng iba ang mga Toro girls. Kaya ang nangyari, pagsakay namin ng sasakyan, dun siya kinumpronta ni Ate Marie. At dahil nga nakainom kaming lahat, hindi na nagkaintindihan. Kasi, nagkomportable nga ako nasa gitna ng namin chofe ni nanay. Tanga, nabubulol pa ako. Nagpa-picture ako na para akbay niya si nanay. Kasi ate, nanonood siya ng vlog. Pag pinost niya yun, nakita na doon. Anong sasabihin ko na? Seryoso ba't eh? Sana hindi mo na lang ako sinama dito. Ganun pala ako ka-toxic eh. Napipikon na ako, te. Wala naman akong mali sa ginawa ko. May mali na sa ginawa mo kasi pinaakbayan mo si nanay. Uwi na lang kami, te. Ikaw, bahala ka. Hindi ako bastos, te. Tama na ako kayo magsagutan dito. Bastos pa kayo? Ha? Tangina nyo, ha? Papa, sino may mura mo? Tay. Tama na. Ang ina, may ibang tao nagbabastusan kayo. Kumagtaas ang boses, naging bastos tao. Eh, kinakausap mo yung asawa ko ng ganun, eh. Diba? May mali ba akong sinabi? Diba? Pinagsasabihan ka lang. Anong mali kong ginawa? Gago ka ba? Ano? Bakit? Ihinto mo. Sige, bakit? Tayo mo, papatulan kita. Uno pa. Sino ka rin? Gago ka. Tama na. Ano sinabi mo? Tama na. Ano sinabi mo? Tama na. Wala akong binastos! Tatay! Tama na yan! Tama na! Gago ka ba? Lasing ka ba? Ikaw lasing, gago! Tama na yan! Ako lasing? Uy, tama na! Sino lasing sa atin? Uy! Sino nga nang babastos? Tamingin mo sa akin! Tama na! Sino uso ka ba? O, bakit? Uso! Tara! Tatay! Tayo mo ba? Tama na! Hindi ako bastos, gago! Sinabastos mga asawa ko! Binastos ko ba? Tama na! Iba na yung mga sagot niya kay Ate Marie. Kasi yun siya eh. Maoy siya. Siyempre, dahil nandun si Papa Odie at naririnig niya yung mga sagutan ni Aaron at ni Ate Marie, kahit sinong partner naman, hindi papayag na sagot-sagutin ng ganun yung asawa niya. Kaya ayun, silang dalawa yung nagpang-abot. Binastos ko ba? Tatay si Ina! Magagalit si Ina sa'yo, tatay! Tatay, magagalit sa'yo si Ina! Tandaan mo rin ako sinabi mo sa akin! Tama na! Panindigan mo yung lahat! Hindi mo pinanindigan yan! O bakit? Tatay! Hey! Tama na! Hey! Bakit? Tama na! Uy! Bangin ng tubutan! Lakas-lakas ako ba? Oo! Ba't ikaw lakas-lakasan? Hindi ako lakas-lakas ang gago! Hey! Iniintindi kita, gago! Tama na mo si Ate Marie kung nagpastos ako? Tama na! Sinabihan mo ko na sana hindi mo nalang sinama dito. Pinastos mo ko noon. Kaya siya naglalaktang ganyan. Tama! Nakainom tayo! Tama na! Huwag kang iinom pag di mo kaya. Hoy, tama na. Babastos mo pa dito. Tatay. Tatay. Tangina 'to ni Odie, ganap na ganap po. Wala mo talaga. Sino ka ba?
Hindi ka tatay ng Toro family, gago! Ano ka ba? Pakapakaban ng Toro family? Eh! Eh! Ano mo umalis ka, gago? Ako naging tatay ni Tayo siya! Huwag na! Naging tasay ka! Sana tanong mo yung anak ko, gago! Tama na! Tama na! Tama na! Inom mo, paninindigan ko! Tama na! Wala na magsasalita! Gago ka ba? Tama na! Ano paninindigan? Tanga ka ba? Tama na! Tanga ni Odi, kaya mo sino? Tama na, sino ka rin ba? Tanga ng to! Ay, magkakasa ka ba, gago? Papa, for happy, please! Huwag kang mambabata, Odi! Tama na! Bay, makinig ka sa akin! Kaya nga, tama na nga eh! Lahat pinapakinggan ko, tama na! Tama ka na! Kahit maganap si Odi, alam mo talaga eh! Tama na! Tumigil na! Oh, tama na! Ako pa sasabihin na itong ina. Tatay, for Ina, please. Tama na. Tatay, for Ina, please. For Ina and RG, please. Stop. Okay na. Tatay. Ano ito ni Odin ang babata? Tatay, for Ina and Tyronia, please. Sorry. Pasensya na po. Odi, uisip mo ba? Sino kausap mo ngayon? Ay! Bakit kahit sino ka gago? Suntukan tayo! Tara! Paras! Stop! Paras ka ba talaga? Paras ka yung nasayang tayo. Itong ilan to? Uy, nangina mo! Gago, nang gigigil ako sa'yo, Odi. Kung paano ka? Nay! Magpaging tunay ito, tignan natin. Bye. Tumigil ka! Sige! Tata! Tumigil ito, tangina, suntukan tayong dalawa. Tumigil ka! Ang ilan to? Tumigil kayo! Tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Tara! Uy! Pagtigil ito, tangina mo, suntukan tayo. Papasagin ko ang mukha mo. Tumigil kayo! Tangina mo, hindi ko titigil sa atin, Marie. Tumigil ka. Sabi mo, tumigil ka. Hoy, ikaw na lang nag-overbook. Tumigil na kayo. Tumigil na. Papa, for happy, please. Ay, tumigil ka na, tay. Ikaw na mataas ang boses. Please. Tumigil ka na. Sino daw ako? Tumigil. Hindi daw ako tatay ng Toro family. Gago ka ba? Hoy. Ba, insak ka na ako doon? Tay, nakukuha yan sa magandang usapan. Bang, ina, thankful nga ako eh. Gago ka ba? Hey. Hanggang sa naging okay din ng lahat. Marami kasing experience na napagdaanan si Tyrone niya nung panahon na magkakasama pa sila sa bahay ng tatay niya. Tama na. Dahil tayo, huwag mo tatalo yung pangalaman. Gagawin sa tono ko pa. Tay, huwag mo mapos. Bilanggit mo si Tyrone. Tay, magkakapamilya tayo, okay? Huwag kang mananalo ng iba. Magmaoy ka sa iba, pero huwag sa atin. Ay na, magkakapamilya tayo. Wag sa iba, sa iba. Kung sa iba, sasabayan ko pa trip mo. Pero wag pamilya. Pa, tama na. Hindi, ganito na lang. Tama na pa. Basta pag nakakainom kayo, wag kayo magsasabayan. Pero si Nero, pero, ina. Sakitan lang tayo ng salita kasi ano kayong dalawa. Parehas kayong lasing eh. Pa, bakit mo nililil? Mahal kita, pero ba't mo nililil? Pero tapos na, pamilya tayo. Okay. Ano ba yan? Laki ng respeto ko sa'yo. Kahit sapak-sapay mo, hindi nga papalag eh. Tama na. Hindi dahil sa dala ko yung bayad ko. Tay. Sinirami mo si Tyrone yung dala ko yung papa. Sige na, halika na. Huwi na tayo, papahinga na tayo. Sige na, pahinga na tayo. Never, huwag anong ma-bother. Kasi ako at saka si papa, ay ito pag-usapan. Hindi sila nag-aaway. Never sila nag-aaway, lagi silang magkakampi. Kaya itong pag-usapan. Pops, enough video. Hindi ka Kardashian. Okay na kayo? Hina, tama. I love you, tatay. Bakit ko nga ba nilabas ang matagal ng video na to? Actually, isa lang to sa napakadami kong videos dito na meron akong copy. Para kasi sa akin, ang ipapakiusap ko kay Aaron at siya kay Venus, maging patas tayo. Madami akong issue na itinahimik ko. Alam nyo yan. Alam niya yan. Pero, hindi ako papayag na ilalabas ko yung totoo. Dahil yun kami, yun ang trabaho namin eh. I-share ang buhay namin.
Inailabas na si Tyrone niya ganun sumagot. Bakit ganun ang galit niya? Mamimisunderstood siya ng tao kung bakit na lang ganun katindi ang galit niya. Kailangan meron tayong patunay sa mga sinasabi niya. Ayoko na yung salita niya ay salita lang. Ang salita ni Tyrone niya ay powerful. Ang emosyon niya ay sagrado. At ang pagpapatawad niya ay magical. Kaya para sa akin, gusto ko lang maging fair. Gusto kong ilabas yung totoong dahilan. Bakit nga ba ganito si Tyrone? Bakit siya nasaktan sa tatay niya? This is one of the many pangyayari na nasubaybayan ni Tyrone. Na kami ni Aaron, nag-decide kami na maghiwalay dahil ayaw namin na lumaki si Tyrone na nakikita kami nag-aaway. But nakita niya yun sa sarili niyang ama, pero sa ibang partner. So para sa akin, ayokong basta matatawag na bastos yung anak ko. Gusto ko maintindihan yun. Sige, kung naging bastos na tawagan yung ganun, pero bakit siya naging ganun? Saan siya nangagaling? Ano ang hugot ng nag-iisa kong baby girl na si Tyrone? Bukod sa 9 years nang hindi nakasama yung pagdating, may ganun nangyari. Sa part na to, pwedeng magalit sa akin ng ibang tao dahil naglabas ako ng video na dati pa. Again, ulitin ko, isa lang to. Pero ito kasi yung way ko ng pagtatanggol sa anak ko na wala kayong karapatan na bigyan nila mag-comment sa page ng tatay ni Tyrone or kay Tyrone na magpatawad ka, wala namang ginawa sa'yo, nag-post naman. Hindi siya ganun kadali. Isa yan sa mga pangyayari na hindi namin napagkasunduan. Kasi, to be honest, hindi ko rin ito i-detalye. Kaya hindi ako totally naging okay sa kapatid ko fully. Nang dahil din kay Venus. At alam nila yun kung bakit. Kasi sobrang taas ng respeto ko kay Venus bilang nanay ni Ina at ni RG. Ayoko nang ganun. Hindi pa ako nakaka-move on, pero sila parang wala lang sa kanila na silang dahilan kung bakit ako nagkalamat sa sarili kong kapatid na si Tatan. Pero okay naman ako sa kanila by now. Hindi na ako ganun na naaano yung puso ko. Pero there was a time, there was a point na nahasad ako, ba't kayo magkakasama? Eh diba kaya ako may feelings na ganito dahil kayo nagkatarantaduhan? Nalito ako na gusto ko magpatawad, pero teka sandali, gusto ko may lesson. Mayroon kayo dapat natutunan sa pangyayari. Aaminin ko na hindi lang si Aaron ang nagkaganyan sa bahay. Isa to sa mga pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Kung anong ginawa ni Aaron kay Tyrone niya na damage, lalo na pag nagiinom, ay nagawa ko din sa sarili kong anak. Noong 2016, nagkaroon ako ng issue, doon nagsimula ang aking pagiging alcoholic. Nagwawala ako every time na nagiinom ako. Pag may alak na, doon na. Dahil sobrang na-stress ako sa pangyayari. Iba yung naramdaman ko noon. Kaya basta may alak, talagang may pagwawala. Ganun yung nangyayari sa akin. Hanggang sa hindi na ako masyadong inom. Inalam ko na kung ano yung alak na pampakalma ko lang, yung matutulog lang ako. Inalam ko din yung limit ko. Kasi nga, parehas kami ni Aaron na meron kaming alcohol problem. Na isa rin sa mga pagkakamali ko bilang isang magulang na nakita din ni Tyrone na may ganung side si Mami. Isa pa sa pagkakamali ko ay yung dahil nadala din ako ng emosyon. Para kasi sa akin yung pagtulong ko parang laging galing sa puso ko. Kaya pag may nalalaman ako ng balita, grabe rin masaktan yung puso ko. Na minsan hindi ko na ko-control, nalalaman ni Tyrone, naririnig niya na sobrang mali. Mali ko yun sa part na yon na hindi dapat lahat ipaalam ko kay Tyrone. Kahit very honest na nanay ako sa kanya kasi totoo lang gusto ko alam niya talaga lahat. Pero para sa akin, mali ko rin yon. Isa pa sa mga pinakamaling pagkakamali ko bilang leader is yung hindi ako effective sa iba dahil tinatrato ko sila ng pare-parehas. Pwedeng sa'yo, effective sa'yo na binubungangan kita, pwedeng kay ganito, hindi. Ang dami kong words na binitawan kay Aaron, kay Venus, na para sa akin, pinupush ko lang sila na malabas sila sa box nila at gusto ko maging magaan ang buhay nila. Pero alam ko nakakasakit ako. Lagi kong ginagamitan ng tough love. Ang pagkakamali ko ay itinatrato ko ang lahat ng pare-parehas. Pero hard ako magsalita. Controlling akong leader. Kasi gusto ko lahat ito para sa ito. Magagawa mo yan. Maganda yung intention. Pero yung way masakit. Nakakasakit. Yun ang dahilan kung bakit din talaga napasuko sa akin nung kasama ko sila. Aaron at saka sila Venus. At alam kong pagkakamali ko yan. Hindi ko pinakita yung video dito ni Aaron dahil siya lang yung mali. May pagkakamali din ako. Yun nga lang. Hindi lang siya na-videohan. Inaamin ko na siya. At ito yung video na yun. Sinasabi ko, hindi na ako perfecto. Both sides may pagkakamali. Kumalma na po ako. At ang sabi ni Mami, piliin daw po namin magbigay ng chance. Piliin daw po ang pagmamahal kaysa sa galit. Di ba dati ang linyo? Every other week. So, Dalawa lang si Inang mahiram niya. Araw. Paano natin? Okay. Paano na naman to, Mami? Paano ma-adjust ngayon yan?
Ito man naman ang attitude. Siguro sa umpisa. Wala namang problema sa amin kayo. Ibigyan ako ng, nibiglain natin na dito siya bigla matutulong. Eh, nangyari din naman din yung last year eh. Hindi ako kasama. Okay lang. Ano lang, tawag dito kayo. Kayo mag-usap kung sa ilang araw. Gusto ko sana may, karoon na talaga tayo ng banding lalo. Pero nakikita ko talaga na si Ina talaga yung magiging dahilan ng pag-unite nila. Lagi ko namang sinasabi yan, si Ina talaga. Kasi ito talaga tayo, si Sironia. Kumbaga, siyempre alam naman natin na bumabawi ka, pagbibigyan mo siya, ito talaga ibaliw kay Ina. Anak, nakatingin mo sa utak mo yung anak sa labas. Sama na, pupulot ka. Ikaw ang original. Eh, ng mga anak sa labas. Gusto ko palabasin natin ngayon. Anak sa labas. Original, kasi ang tayo lang kung paano niya nasabi yun. Kasi nga ito, masaya kayo nagpo-post. Ang naman niya, anak siya sa labas. Yung master sense yung mami mo, pag may tanong ka o gusto, i-rent ka mo sa akin. At saka yung tanong mo, di ba, kung welcome pa ba? Kung ano ba? Welcome pa ba kami dito? And in this time, di naman ako mangangato sa'yo. Kasi hindi niya rin matutupad. Da joke lang. Mami! Da joke lang. O sige na. O si Tyronia muna, laging si Ina. Mami! Ano po, last na po talaga itong chance. Pag nangyari po ulit yung nangyari dati, punta lang po tayo pag-usap. Kaya kailangan lagi tayo nakapag-usap ng gusto mo. Kasi po, nasasaktan lang natin yung isa't isa. Kaya, last na po talaga to kasi pag nangyari po ulit, di na po talaga tayo mag-usap. Okay. Ang mahalaga may chance, no? Mm-hmm. Yun ang masaya to. Yun ang importante, yung update ka na. Tsaka magtanong. Oo, kamusta na ikaw sa school? Madadala ka na galit na kalit sa akin. Pagka ano, magtanong ka sa iyo, manapulitin yung mami mo. Tsaka tanongin mo rin siya, kamusta yung school? Ikaw rin mag-update ka rin ng tanong. O mag-yakap na kayo. Bakit? Ah, hindi na. Hindi pa siya ngayon. Sobrang miss na miss kita na. Ganto na lang. Inahag mo si ate para pasa mo sa kanila. O, pasa mo daw yung hug. O, ayan na, o. Hinag ka. O, hug ka ni tatay. And then, hug mo naman si ate. Hug mo si ate, ha. Ganito palat. Ano? Miss na miss kita, ate Tyronia. Bigay mo na paano yung hug. Ayan. O, bigay niyo yung ganun na hug kay ate, ha. Ay, di! Give mo kay ate yung hug. Ayan, o. Hug mo daw. Ay, naku! Ayan na. O, hug kayo. Diyos ko, nag-hug siya. Yay! Masarap sana sa puso kung ikaw yung kayakap talagang Tyrone. Oh my God.